Hi guys! Kumusta kayo? Okay, sa video na to, i-share ko naman sa inyo kung ano ba talaga yung trabaho ko dito sa abroad. Kasi baka naman nagtataka kayo, ano ba kaya yung trabaho nito? Ni Gracine? Okay, since tinatamad akong gumawa ng usual video ko, kasi alam niyo yung usual video kong yun, yung mga computation, yung mga illustration, inaabot ako ng madaling araw para mag-edit nun. So, sabi ko, this week, medyo light videos lang yung gagawin natin. Yung gagawin ko. So, ngayon, nandito nga pala ako sa hotel room ko. Hotel room, ha? Social, char. Hindi naman, nandito ko sa Jeddah. 9 days ako. Meron akong field work dito. So, kung mapapansin nyo yung mga location ko sa mga recent videos ko, nasa Riyadh. Ngayon, nandito naman sa Jeddah. Okay, ito nga pala yung bago kong work location. Nasa Saudi ako. So, ang Saudi, safe naman siya. Hindi siya katulad ng mga dating na papanood natin sa news na delikado yung magtrabaho yung mga babae, balot na balot and everything. Hindi na siya ganun. Open na siya. Going back to this video. I-share ko sa inyo yung career ko talaga. Kung ano ba talaga yung trabaho ko being an OFW. Kasi, mamaya kung isa kang estudyante or isa kang nanay or tatay, at least, magkaka-idea ka na, okay naman pala tong ganitong course and existing naman pala yung ganitong job title. Diba? Okay, so unahin muna natin yung sahod. Okay, yung sahod ko, 6 figures. Oh, ha? 6 figures to. So, hindi ko na kailangan pumunta ng Canada, New Zealand, Australia, or alam niyo yung mga target natin mga Pilipino pupunta sa US para magkaroon ng 6 figures na sahod. So, dito na-establish ko na itong career na to and yun, nakakuha naman ako ng 6 figures na sahod. And, syempre yung entry salary nito nung mga nag-start pa lang ako sa career na to, hindi naman ganun 6 figures agad-agad. Dadaan ka muna naman sa, you know, ladder. So, magkano ba yung first offer sa akin nun? Nag-agency ako nun. Sinortcut ko na yung mga sa resume ko. Okay, nag-agency ako nun. Ang sahod namin nandun sa in-flight catering. Sikat yun ng company sa UAE, yung airlines. 2,500 dirhams yata yun. Plus yung mga, may mga dagdag pa yun. Mga overtime, mga allowance, food allowance, transportation allowance, accommodation allowance, mga ganun. So, malaki na rin siya. Then, lumipat ako nun sa isang hotel industry na hotel chain na 4-star hotel. Ang sahod ko nun is 4,500. Then, after 1 year, na-promote ako into cluster HACCP manager. Bongga. Yung title ko nga pala nung una is assistant food safety. Okay? And then, lumipat ako sa 4-star hotel. Ang title dun is hygiene officer. And then, after how many months, almost a year, nagkaroon ng panibagong another branch. So, na-promote ako. Actually, mag-isa lang ako lagi sa position ko. So, na-promote ako as a HACCP, Cluster HACCP Manager. Cluster HACCP Manager. Bigatin, di ba? And yun, since 4-star hotel lang siya, so, syempre, ambisyosa tayo. Lumipat naman ako, palipat-lipat ako. Alam nyo kasi, guys, sa position ko, since mag-isa lang ako, so, ang promotion talaga, wale. So, kung hindi ka mapopromote, wala ka rin salary increase. So, ang ginagawa ko, lumilipat talaga ako ng another property para tumaas yung position ko and yung sahod ko. So, in short, ambisyosa talaga ako ng mga panahon. Lumipat na naman ako sa 5-star hotel. So, from 4-star, lumipat ako sa 5-star hotel. Ang sahod nun is 9,000 dirhams. Then, in short, na-establish ko yung career ko dito sa position na to hanggang sa na-introduce ako sa isang, yung tawag is pre-opening team. Okay? So, ang pre-opening team, malalaki na yung mga figures nun. Mga 6 figures na siya. Kasi hinahire ka nila based on your experience and skills. So, pag pre-opening ka, expert ka na dun sa trabaho mo dapat. Okay? So, yun. Mga 6 figures na yung offer nun. Minsan nga, okay. Since na-establish ko na siya, ang tagal ko na sa field na to,
Ano na siya, may mga connections na rin ako, may network na rin ako. So, tinatawagan na lang ako pag may pre-opening property. So, sasabihin na lang sa akin, kukontakin ako sa LinkedIn or sa social media platform ko. Sasabihin, bigay mo yung CV mo, may mag-o-open na hotel. So, ibibigay ko lang yung CV, tapos sila na yung mag-o-offer nung salary. Minsan, magugulat na lang ako, oh, laki naman ito. Tapos, nire-review ko na lang yung mga added benefits katulad ng accommodation, kung may mga allowance sa gas allowance or transportation allowance, mga ganon. Minsan, may free laundry. Yun na lang yung nire-review ko. Para, ano, yun, minsan, doon na lang kasi nagkakaiba-iba. So, kine-question ko na lang, kunwari, bakit wala akong free na ganito. Tapos, ibibigay na lang nila yun. Yun. So, yun ang isa sa mga benefits. Now, since nasa hospitality industry ako, ang another perks din is yung discounts sa hotel stay. So, kung hotel chain yun, kung saang lupalop man ng mundo, meron silang branch doon, meron kang discount. So, kung magta-travel ka, walang problema. Meron silang discount. Plus, 50% lagi yun sa F&B, sa mga restaurants. Okay? So, ganun ang mga perks niya. And, ang pinaka gusto ko talaga ang perks, ito. Yung mga pagkain, natitikman ko talaga. Alam niyo yung mga social na pagkain? Alam niyo yung nakikita lang natin sa food magazine or sa mga movie ng mga kinakain ng mga artista. Yung mga sobrang liliit na pagkain, tapos ang laki ng plato, tapos makita mo may mga maganda lang yung yung mga presentation, tapos may mga decoration lang na mga edible flowers and gold and everything. Natitikman ko yun. Yeah. So, hindi na rin ako ignorante. And then, yung mga pangalan nila in French. Alam ko na rin yun. Ang yaman ko, no? Pero, totoo talaga yun. So, yun. Isa yun sa mga perks na i-enjoy ko. Okay. So, yun. Yun ang trabaho ko. Ngayon, ang tanong, paano ba mapunta sa ganitong career? Unang-una, ang title pala ng position ko is hygiene. So, paiba-iba siya ng title. Meron siyang hygiene officer, merong hygiene manager, hygiene assistant, hygiene manager. Minsan naman, kung hindi hygiene, ang tawag sa kanya is food safety. Okay? So, food safety officer, food safety manager, food safety director. Meron ding, kung hindi food safety or hygiene, ang tawag naman is HACCP. HACCP. HACCP manager, HACCP officer, ganun. So, yun ang mga title ko. Ngayon, huwag kayong mag-alala kung yung title is officer lang, assistant manager. Okay lang yun. Sa experience ko, hindi importante yung title. Kasi, ang na-discover ko kasi, depende talaga yun sa company structure. Okay, minsan, based sa company structure, ang title niya is assistant manager. Pero, ang laki ng sahod. Meron namang manager position, pero sakto lang yung sahod. So, pag nakita nyo yung hiring na mga ganon, yung title, kasi tayo mga Filipino, after tayo sa job title, gusto natin yung mga matataas na title, di ba? Pero dito sa position na to, hindi talaga siya, ano, importante. Pag inoferan ka ng position na mababa, officer, ay, officer lang. Pero, wag ka, ang offer niyan, ang laki. So, depende talaga yun sa company structure. So, pag mag-a-apply kayo, it doesn't matter kung officer, assistant manager, supervisor, okay lang yun. Ang aantayin nyo is yung offer talaga, kung ano yung package nun. Okay? So, ganun yun. Now, punta tayo sa pinaka-start. Ano ba yung mga qualifications nito? Okay? So, ito ah, mag-aral kayo nito ah. Or kung parents kayo, i-suggest nito sa mga anak niyo. Maganda talaga tong career na to ah. Well, mamaya, may ano din naman to, may kapalit. May mabigat tong responsibilidad mamaya para suspense. Una, dapat graduate kayo na related sa food science. Okay? So, food tech
ito yung pinaka ano nila, pinaka preferred food technology. Pero ako, BS Chem graduate ako. So, nakikiagaw lang ako sa food tech. Pero ang nakalagay talagang qualification, at least food tech, BS Bio, BS Chemistry, or Chemical Engineer. Okay? So, at least meron sa syllabus nyo, sa courses nyo, dapat merong subject na related to food science. So, sa chemistry naman, ang BS Chem kasi broad, ano yun eh, broad course. So, meron kaming food chem na topic or syllabus nung college. So, kaya naman na-qualify ako dun. And, pangalawang qualification, at least meron kang intensive experience na 1 to 2 years sa isang food production or food manufacturing company. So, sa case ko naman, ang exposure ko talaga sa Pilipinas, more on food production ako. Nagtrabaho ako as a quality assurance and quality control. Palipat-lipat ako nun sa Pilipinas eh. And yun talaga yung experience ko. So, dapat meron ka rin ganong experience. And pangatlo, dapat may mga trainings ka rin na inattendan. May mga certificate ka related to food safety and hygiene. So, nung panahon na yun, gumagastos talaga ako. Guys, kung ano talaga, gagastos ka rin talaga ng mga trainings na ganito. Hindi mo kailangan iasa yun sa company. Kasi, kung gusto mo talagang umangat yung position more o masenso, gagastos ka talaga sa mga trainings mo. Katulad ng case ko, may budget talaga ako sa mga pag-attend ko ng mga seminars and trainings. Now, ito naman yung mga advices talaga ng mga financial advisor. Kung anong meron ka currently na pinagkakitaan mo, i-improve mo yon para tumaas yung sahod mo. So, kung mataas ang sahod mo, may leverage ka talaga na ma-attain mo talaga yung financial goals mo na mabilis. Alam nyo yun, kung marami kang perang iba-budget, mas madali mong mai-invest yung 20% mo. Alam niyo yun, yung budgeting formula. So, ang ginawa ko naman sa case ko talaga, madiskarte talaga ako nun. And ambisyosa talaga ako nun sa career ko. Kahit hindi ako ginagastos sa ng company, ako na lang talaga yung nagkukusang gumastos sa sarili ko. Kasi, nag-aambisyon talaga akong tumaas yung position ko. Alam naman tayo mga Filipino, after tayo sa job title, diba? Prestige natin yan eh. So, nung mga panahon, uma-attend ako sa PTTC. Hindi ko alam kung meron pa rin sila ngayong mga training. So, sa Philippine Trade Training Center, meron silang mga free training dyan na mga half day lang. So, meron silang food safety training na mga basic na free. Pero, meron ding may mga bayad. So, merong 2 days, 3 days, or 5 days training na may mga bayad. So, ang alam ko, nagbayad ako noon ng 2,500 na per courses. May inattendan ako ng ISO 22,000, meron ding food safety, basic food safety, merong HACCP or HACCP, tapos meron din akong inattendan na OSHAS, OHAS 1801 ba yun? Hindi ko na nga matandaan. So, basta adik ako sa kaka-attend ng mga seminars and trainings. Kasi, ang sistema ko noon sa Philippines, palipat-lipat din ako ng trabaho. Kasi gusto kong ma-attain nga yung job title, yung mataas na job title. Pero, yun, inimbita ako ng mga kuya ko na mag-abroad sa Dubai. So, doon ako nagkaroon ng opportunity na ma-introduce dito sa food safety and hygiene position na to. So, pag natanggap ka na ng trabaho dito sa Dubai or kahit saang area dito sa Gulf country, gagastusan ka na ng company ng mga formal food safety training na may mga international certification katulad ng advanced food hygiene, merong level 1, level 2, level 3, 4, 5 na food safety, meron ding HACCP 1, 2, 3, 4, 5. Mga level, gano'n, ang dami. And then, depende din sa requirements ng isang state, ng isang bansa. For example, sa Dubai, kailangan registered or certified food safety trainer ka.
internal trainer. So magpapa-certify ka nun sa isang training company. Tapos para ma-maintain mo yung pagiging certified trainer, a-attend ka ng mga training in a year na may mga CPD points. So depende din yun, pero ang kagandahan nun, hindi mo na siya gastos. Gastos na yun ng company. So although pressured ka rin, katulad ko, pressured ako lagi pag may exam kasi sa edad kong to, my gosh. Ang hirap nang mag-memorize ng mga, alam yun, pag mag-i-exam. So, talagang napipressure ako kasi ayokong mapahiya kasi gastos ng company. Mas okay pa nga ako gumagastos kasi kung bumagsak, pera ko naman yun. Pero pag gastos ng company, nakaka-pressure din. Ah. So, yun lang yung mga pressure ko. And, balik tayo sa job responsibility ng hygiene. And by the way nga pala, bakit in demand tong food safety, hygiene, / HACCP job title position at dito sa lugar na to? Alam nyo kasi, yung pinaka main business ng UAE, for example, is tourism. So, ang talagang market nila dun is hotels. 7-stars, 6-stars, 5-stars hotel. Nandun na lahat yata ng mga bigating mga hotel chains eh. So, in demand ang food safety and hygiene position kasi ayaw nilang magkakaso, or syempre yung mga guest nila, yung mga turista nila dun is mga bigating na mga celebrity, alam yung mga mayayamang ano, mga tao sa buong mundo bumibisita sa lugar na yun. Kaya ang higpit nila sa food safety kasi ayaw nilang magkaroon ng food poisoning or malason or magkaroon ng problema sa pagkain na siniserve nila. Kaya yun, napaka-in-demand yung mga katulad kong position. And balik tayo sa job responsibility ng isang food hygiene officer. Isa sa pinakamabigat na responsibility niya is yung i-maintain talaga yung pagkain na safe. Pwede kang makasuhan, pwede masangkot kang makulong dahil sa kapabayaan sa trabaho. Now, balik tayo sa job responsibility ko. Na-introduce na ako dito sa pre-opening team. So, ang isa sa mga responsibility ko pag pre-opening team. Ang ginagawa ko habang under construction pa yung company, wala pang mga staff. Ang unang ginagawa ng isang katulad ko sa position is dine-develop mo na yung mga paperworks, yung mga documents. And since itong mga hotels na to, may mga generic manuals na to. So, ang gagawin ko na lang, copy-paste, edit, depende dun sa settings. So, dinidevelop ko yun yung manual, yung SOPs and forms based dun sa bagong setup. So, kung yung chain na yun galing sa New York, pero may ano na sila, meron na silang generic manual. So, gagawin ko na lang, i-adapt ko yung manual na yon, susundan ko, and babaguhin lang yung mga logos and yung mga settings, temperatures, based sa local standard ng lugar na yon. So, medyo madali na siya. Copy-paste na lang and review. Tapos, pag paunti-unti mag-hire na sila ng mga staff nun. So, yung mga staff na yon, ang tawag sa kanila is food handler. Sila yung mga tao, yung mga staff na nagtatrabaho sa loob ng kusina, tsaka sa restaurant. So, yung mga servers, mga cooks, kasama na rin yung mga nasa store, yung mga nagre-receive ng pagkain, ng mga supplies. So, ang tawag sa kanila, receiving clerk. So, yun, tawag sa mga yun is food handler. So, pagkatapos nun, magte-train na ako, magko-conduct na ako ng training and everything. Kasama na dun yung supplier audit. So, yun, nandun na ako sa stage na yun. Nagsusupplier audit na ako. Ang ginagawa ko, pinipreselect ko yung mga suppliers na nagsusupply ng mga high-risk food. Yung mga delikadong pagkain katulad ng mga ready-to-eat food. Alam niya, hindi ko masyadong explain para hindi masyadong nosebleed. So, pre-qualify yun yung mga supplier na yun. Pag pumasa siya sa audit ko, tag as approved supplier na sila. So, ibig sabihin,
qualified supplier na to na pwede na mag-supply sa amin na safe yung mga products nila based on food safety requirements. So, nandun na ako sa stage na ngayon. Kaya nandito ako sa Jeddah para i-audit yung mga fresh seafood and fish suppliers namin. Ganun. So, pagkatapos ng mga ganun, i-implement ko na yung system. Mag-soft open na yung restaurant or mag grand open na sila. Now, after ma-soft open na siya, kailangan within 3 to 6 months, kailangan mapa-certify ko na yung establishment na yon. So, may dalawang certification. Either HACCP certification or ISO 22000 certification. So, mga food safety management system to. So, normally, ang certificate na yon is valid for 3 years. But every year, merong tinatawag na surveillance audit. So, sino-surveillance audit kami to ensure na nami-maintain pa rin yung food safety. So, every 3 years, nire-renew yung certificate na yun. So, yun ang trabaho ko. I-maintain yung food safety system. So, continuous monitoring, refresher training of the staff. Yun, ganun lang siya. Pag nagawa ko na yung mga ganung bagay, madali na lang kasi paano-ano na lang siya, mani-mani na lang siya, paikot-ikot na lang, cycle na lang siya eh. And routine na rin ang ginagawa. So, doon na rin ako na nabuboard. Wala na yung excitement. Alam niyo yun, yung nagko-continue na lang ako ng trabaho. Kaya minsan, umaalis ako sa trabaho ko. Or pag may tumawag sa akin, Chris, may pa akong open dito. So, yun, nagre-resign na ako sa work kasi na-establish ko na yung company and meron na namang i-open na bago. Yun, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Kung medyo naguguluhan kayo, ano ba yung career path na gusto nyong sundin, ano yung gusto nyong course sa college, kung ano yung pwede nyong isuggest sa mga anak nyo na anong course ang pwede nyong pag-aralan. Itong mga course na ganito, sabi ng mama ko, hindi itong mga na-expired, yung mga chemical engineer, food tech, chemistry. Kasi medyo mahirap siya pag mag-aaral ka sa college. Dudugo talaga yung utak mo doon. Pero, ang kapalit naman nun is yung career niya. Pagkatapos mo, pagka-graduate mo. So, hindi ka naman magsisisi na ganitong course ang kinuha mo kasi rewarding naman. Okay. And wala kang masyadong kakompetensya. Hindi katulad ng mga uso-usong courses. Alam niyo yung mga nauuso lang tapos after how many years parang na-expired na and ang daming nag-aaral ng mga ganong course tapos grabe na yung competition, 'di ba? Pero itong mga ganitong course na mga old school, ano talaga siya? Maasahan mo talaga siya pagka-graduate mo. That's it, guys. See you again on my next video. Bye-bye.